So ayun na nga, for today's video, share ko lang sa inyo na sumahod na ako sa kauna-unahang pagkakataon dito sa YouTube channel ko. At syempre, bilang remembrance sa kauna-unahang sahod ko dito sa YouTube, bumili nga pala ako ng hikaw at nitong necklace sa Unisilver. Okay, sa mga hindi nakakaalam, Medallion ni San Benito. May mabibili po nito sa simbahan ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy sa kanilang religious store. At syempre, iniimbitahan na rin naman kita na magsimba tuwing alas 6 ng hapon tuwing Linggo dahil yun ang oras kung kailan ako nagsisimba sa simbahang ito. So ayan, kung makikita ninyo, marami ditong mga souvenir item, pwedeng mga pang-pendant katulad nitong suot ko, ang dami-dami niyan dito, mga San Benito or medallion ni San Benito ng Norcia. Nandito lang siya sa souvenir store nila. At kung naririnig nyo, sa ngayon, mayroong naglalato-lato sa labas. Problema ng mga mahihirap na YouTuber na katulad ko, ang ingay sa paligid. By the way, kung gusto nyong malaman kung magkano yung sinahod ko sa tinagal-tagal, share ko yan sa inyo at yung mga suggestion na dapat gawin o dapat hindi nyo gawin kung kayo ay nagbabalak o gusto nyong magsimula bilang isang content creator or YouTuber. At syempre, dahil nang tinanin sa video na to, sa mga maya-maya lang saglit, meron akong surprise challenge para sa inyo. Madali lang yun, kaya hintayin nyo na lang. So para sa mga nagbabalak na maging content creator, huwag nyo na lang siguro tularan yung mga ginagawa kong content na masyadong random. Meron dito mga sarit-sari na hindi siya nakakatulong para sa mga viewers natin. Ang ibig ko sabihin, dapat meron kayong sarili nyong content or sarili nyong niche, kung ano man ang tawag doon. Na ang ibig ko sabihin, kung halimbawa kung mukbang lang yung gagawin nyo, lahat ng videos nyo is may kinalaman sa mukbang or mukbang lang. Kung mga gala vlog, mga travel tour na mga kung ganyan-ganyan, mas maganda kung isa lang talaga yung inyong content. At huwag nyo na rin kakalimutan na mag-upload ng inyong mga sariling YouTube Shorts. Katulad nito mga ginagawa ko, dahil dito sa YouTube Shorts na to, meron ako ditong mga videos na nakakakuha ng mga subscribers ko. At para naman sa mga nakasubscribe sa akin, thank you. At para sa inyong kaalaman, mayroon dito mga maliliit na pa-challenge akong inilagay sa aking YouTube Shorts. Kung interesado kayo, panoorin nyo na lang po. Salamat! So ayun na nga, ipapakita ko na sa inyo kung magkano ba talaga yung kauna-unahang sinahod ko dito sa YouTube. At ipapakita ko yan sa inyo sa pamamagitan ng aking BPI account. Kaya heto na, magla-login na ako. Tadaan! Wow! 25,343. Charot lang, hindi po yan. Tingnan po natin yung mga nag-deposits. Wait lang. So, ayan na po. Makikita nyo, scroll nyo itong, ayan, remittance. It's 5,529 po yun. Yun lang po yun. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung magkano siya sa dollars. Dito po yan makikita sa Google AdSense. So, ayan, loading. Wait, loading. $103 po siya. At meron po siyang, ano nga ba yun? Meron siyang tax, meron pa po siyang binawas para sa tax na $0.95. So, ayan, kung makikita nyo, $0.95 na tax. At dahil nakarating ka sa video na to, heto na yung isang pa-surprise challenge ko sa'yo. Dahil matyaga ka naghintay or nanood sa video na to, heto yung pa-challenge ko. Basta ikaw lang yung kauna-unahang makakakuha ng tamang sagot sa challenge na ito. For 500 pesos, hanapin nyo kung sino o nasaan ako sa larawang ito. Ang larawan na ito ay class picture namin noong elementary. So, kunyari ako itong principal namin na mayroong arrow, ang sasabihin nyo lang o ilalagay nyo sa comment ay ika-anim na tao sa unang linya. Para po sa mga magko-comment ng mga kanilang sagot, huwag lang po kayong mag-comment ng sagot lang. Dagdagan po ninyo ito ng mga samot-saring magagandang salita ukol na rin sa video na ito. Kasi dito po sa YouTube ay mahigpit po. Mataas po ang restriction nito pagdating sa mga comment. Kaya po, inaasahan ko na habaan ninyo yung comment ninyo dahil ang mangyayari po niyan, pwedeng sa inyo, kayo lang po ang makakakita na nag-comment kayo pero pagdating po sa aking account, wala po siyang nakalagay. So, dagdagan nyo na lang kung anong ka-etche-etche ka, mga ka-plastik-plastikan, mga magagandang salita, ang mahalaga mabasa siya ni YouTube. Nagkakaintindihan ko ba? Hanggang dito na lang and thanks for watching.